Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kabunyog, kapag may mga maiinit na balita na mahalaga nating mabigyan ng komentaryo, kahit po oras-oras ginagawa po natin. Bukod pa po ito doon sa lagi nating ginagawa, yung magandang araw Pilipinas at mundo, yung kape at kwentuhan sa umaga, at saka yung gabi-gabing talakayan. In between po ng mga talakayan na yon, bawat oras, kung mayroon pong magandang issue o kaganapan, pangyayari na magandang mabigyan natin ng komentaryo at paglilinaw, ito po, nagsasagawa po tayo ng mga maiksing komentaryo dito po sa Enzo Recto. Napapanood rin tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo FB page at YouTube channel natin at sa Bunyog Pagkakaisa public page. Okay, ngayon mga kabunyog, gusto kong bigyan ng reaksyon. Mainit ngayon itong si Kibuloy. Hindi na lang po ang Isemenay, hindi na lang sila Celes, hindi na lang sila Badoy. Mismong si Risa Hontiveros na nagpatawag na ng investigasyon ng Senado. Hindi na lamang po ito tungkol sa disinformation at fake news ng SMNI. Hindi na lang ito tungkol kila Badoy at Celes, kundi tungkol na rin mismo kay Kibuloy. At ito'y tungkol na sa kanyang mga ginagawa at sa ginagawa ng kanyang sekta ng relihiyon, ang Kingdom of Jesus Christ, na ayon kay Senadora Risa Hontiveros, di umano ay nai-involve sa iba't ibang mga illegal na aktibidad, lalo na ang human trafficking, hindi lang human trafficking, lalo na trafficking ng mga bata. Kaya child trafficking, at ang child trafficking ay mabigat na kaso yan, mga kabunyog. At nagkakaroon niya rin daw ng mga akusasyon ng rape. Rape. Itong mga kasong ito, ito rin yung mga kaso na isinampa laban kay Pastor Kibuloy, dito sa pastor na ito. Ito rin yung mga isinampang kaso sa kanya doon sa Amerika, sa United States, na isinampa ng Federal Bureau of Investigation. Anyway, so ngayon, nagre-react itong si Topacio. Nag-react, nag-press ko nung isang araw. Sabi ni Topacio, lang daw ito? Panggigipit lang daw, panghaharas lang daw ito. Ang ginagawa daw na ito ni Risa Hontiveros ay bahagi ng pattern ng panggigipit sa SMNI at kay Kibuloy. At ito daw ay wala namang layunin kundi siraan ang pastor. mga kabunyog, sabi ni Topacio, kung mayroong mga ebidensya daw si Risa Hontiveros, isampa na daw sa korte. Huwag daw sa Senado. Kasi sa Senado daw, talo daw sila dyan. Talo daw sila dyan sa Senado. Ayon kay Topacio. Kaya ang hinahamon ni Topacio, dalhin na daw sa korte. Dahil sa korte daw ay patas. Mga kabunyog. Yan ang sabi ni Topacio. Ngayon, so dito lumilitaw, si Topacio pala ang abogado ni Kibuloy. Patay. Patay, mga kabunyog. Kung si Topacio na naman ang abogado. Ang master niya ni Topacio, katulad ng ginawa niya kay Tebes, papagtaguin ang kanyang kliyente. mga kabunyog. Wala yan. Ang mangyayari niyan, magtatago-tago itong si Kibuloy. Sabagay, kaya niya, kung si Tebes ay doon sa Timor-Leste, ito, sigurado China ang labas nito ni Kibuloy. Doon ito magtatago. Yan ang labas niyan. mga kabunyog? Ano sa tingin nyo? Wala eh. na ito? Ang master na niya ni Topacio, hindi naman pagharap ng kaso eh. Hindi naman pagharap sa kaso. Ang sinasabi ni Topacio, kung mayroon daw ebidensya, iharap sa korte. Kung saan daw fair, sa korte daw patas. Ay bakit? Bakit si Tebes hindi mo napapaharap sa korte? Akala ko ba fair ang korte? bakit tumatakas kayo na harapin yung kaso ni Tebes sa korte? di ba? Itong si Topacio, akala mo naman hinaharap nila kapag may mga kaso. Hindi. Hindi naman nila hinaharap eh. O bakit? Pinapaharap niya ba si Tebes? Tinuruan niya ba si Tebes na umuwi ka na dito? Kaya nating harapin nito. Huwag kang mag-alala. Kaya nating ganito kasi ang korte naman ay patas at ikaw ay wala namang sala. Ilalaban natin ito. O yun, gawin nyo yung katulad ng ginawa nila Ila de Lima. Yun ang totoo.
Yun ang totoo. Kapag hindi ka guilty, hindi mo kailangang magtago, hindi mo kailangang magtumakas. O anong ginawa ng kliyente mo, Topacio, si Tevez? Eh di ba hanggang ngayon, nandun pa rin sa Timor-Leste? O, tapos sasabihin niya, wag daw sa Senado gawin ni Risa Hontiveros ang ano, dalhin daw sa korte. Tapos pag dinala sa korte, itatago mo na naman ang iyong kliyente. O, at saka, kung talagang totoo yan sinasabi mo na hindi natatakot si Topacio pag dinala na sa korte ang kaso, o, bakit hindi siya pumunta ng US? Bakit hindi siya pumunta doon? O, may kaso siya doon eh. O, bakit tinatakasan niya yon? O, di ba? O, wala eh. Inconsistent ang statement mo, Topacio. Inconsistent. Ikaw mismo yung ano, ikaw mismo yung nagkukontradict ng sarili mong statement eh. Sabi niya, sa korte daw isampa kung mayroon daw ebidensya. O di ba may nakasampa ng kaso yung si Kibuloy, kliyente mo? O, may kaso na sa US, ba't hindi nyo harapin? Ba't hindi nyo harapin? O sige nga. O, may nakasampa ng kaso sa US, o ba't hindi nyo harapin? O, naghihintay kayo na i-extradite dahil alam nyo na pwedeng hawak nyo ang DOJ, hawak nyo ang gobyerno dito sa Pilipinas. O, yan yung ano, yan yung dahilan. Dahil alam nyo, sa US, hindi uubra yung mga style nyo. O, kaya Topacio, yung sabi mo na harapin daw, sa korte daw, doon na lang daw. O bakit hindi nyo harapin yung kaso ni Kibuloy sa US? Pangalawa, iba ang purpose ng investigasyon ng Senado. Si Risa Hontiveros, nagpapatawag siya ng investigasyon ng Senado in aid of legislation. Wala, hindi ang purpose niya doon para sirain si Kibuloy. Ay dati nang sira si Kibuloy. Sa dami nga ng mga kaso laban kay Kibuloy, sira na siya. Sa dami ng mga, lalo na yung mga nangyari na yan sa US, o ang dami niyang kasong kinakaharap doon, sirang-sira na yan si Kibuloy kahit sa US. Itong nangyayari ngayon sa SMNI, kaninong kagagawan yan? Kay Kibuloy yan. Naghuhugas ng kamay si Kibuloy, sinasabi niya, hindi naman siya involved yan dahil hindi niya pag-aari ang SMNI. Sino namang maniwala sa inyo? Oh, kaya yung kung sinasabi mo, Topacio, na yung ginagawa ni Risa Hontiveros ay para siraan si Kibuloy, paano sisiraan na dati nang sira? Paano mo sisiraan ang dati nang sira? Ha? Pangalawa, ang purpose ng investigation ng Senado in aid of legislation, mayroon na tayong malinaw naman doon sa introductory ano statement ng resolution ni Risa Hontiveros. Binasa ko yun eh. Doon sa whereases, doon sa mga whereases ng kanyang resolution, sinabi doon na ang purpose ng investigation ay para malaman kung kailangang amyendahan ang expanded human human smuggling. Kung kailangan palawakin, amyendahan ang pinalawak na Human Smuggling Act. Bakit? Kasi ayon kay Senadora Risa Hontiveros doon sa kanyang proposed resolution, hindi masyadong nadetalye doon sa expanded Human Smuggling Act. Ano? Hindi nakalagay doon yung paggamit ng religious organization bilang front. Kumbaga, nakaprontera mo, religious organization, sekta ng relihiyon. Pero gamit na front mo lang yon para sa human smuggling. At yan ang ginagawa ni Kibuloy base sa mga kasong kinakaharap niya. Yun ang akusasyon sa kanya. Front lang yung mga relihiyon-relihiyon, yung religious organization. Pero ang totoo, human smuggling. Ano? Human trafficking. Human trafficking, child trafficking. So ang sabi ni Risa Hontiveros sa proposed resolution, sa resolution niya, kailangan magpatawag ng investigasyon para makita kung kailangan amyendahan ang Human Trafficking Act, yung Expanded Human Trafficking Act. Kailangan itong pag-aralan dahil hindi nakalagay doon, hindi nakadetalye doon yung paggamit ng religious organizations para maging ano, front, mga paraan para sa human trafficking. At yan yung ginagawa ni Kibuloy. So, sa investigasyon na ipapatawag ng Senado,
tungkol kay Kibuloy, lalabas doon kung ano yung mga dapat na mga prohibited acts. Anong mga acts ang ipoprohibit? Anong mga acts? Anong mga aktibidad ang mga dapat ituring na bahagi ng mga kriminal na aktibidad relating to human trafficking? Yung paggagamit ng religious organization, wala daw yan doon sa ano eh, sa Expanded Human Trafficking Act. So tama lang naman. Tama lang naman kasi ang paggamit nga naman ng relihiyon, ng religious organizations ay isang paraan sa mga krimeng tulad ng human trafficking. So kailangan malaman ang detalye, paano ang modus, paano yung mga scheme na ginagamit ng mga religious organizations para magamit ito sa human trafficking, lalo na sa child trafficking. At yan ang ginagawa nila Kibuloy. Kasi yan yung kasong kinakaharap niya sa US eh. Kaya tama lang yung pinapatawag ni Risa Hontiveros na investigasyon, NAW legislation, para mas ma-improve yung yung Expanded Human Trafficking Act. Okay. Kaya lang, sabi ni Tupacio, huwag mong sa Senado gawin yan. Kasi sa Senado, dehado kami dyan. Sus, dehado. Paano naging dehado kayo? Nandun si Robin Hood Padilla. Nandun si Jingo Estrada. Nandun si Bato de la Rosa. Nandun si Tolentino. O lahat yan, kakampi nyo eh. Si Amy Marcos, nandun. O, si Mark Villar at si Cynthia Villar. Si Peter Cayetano at si Pia Cayetano. Lahat yun sa inyo eh. Si Bong Revilla, Lito Lapid. O, lahat yun sa inyo eh. O, di ba? Mga kasamahan nyo yun sa unit team eh. Sa Duterte at Marcos. O, bakit kukontrahin ba ni Amy Marcos si Kibuloy? Bakit kukontrahin ba ni Bong Revilla, ni Lito Lapid, ni Jingo Estrada, ni Bonggo, ni Tolentino, ni Bato? Hindi. Hindi yan. Kaya wag ka nga magdrama dyan, Tupacio, sasabihin mo sa Senado, dehado kayo. Ilan lang dyan ang totoong oposisyon? Dalawa. Si Risa Hontiveros at si Pimentel. Mas hindi pa nga tayo nakakasigurado kay Pimentel. Si Risa Hontiveros lang. Tapos sasabihin mo, api kayo, agrabyado kayo sa Senado. Wow! Anyway, panoorin muna natin mga kabunyog ang kumpletong balita. Saka tayo magpatuloy. Inaasahang imbitahan ng isang mababatas ang religious leader na si Apollo Kibuloy sa paparating na investigasyon tinggil sa mga aligasyon ng human trafficking, child at sexual abuse. Sa isang press conference, inihayag ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang mga testimonya mula sa dalawang dating miyembro ng organisasyon ni Kibuloy. Ayon sa kanila, sila isa pilitang pinagtatrabaho sa murang edad at pinarurusan kapag hindi sapat ang kanilang nairemit na pera. Mayroon ding tinatawag na innermost circle kung saan ang mga babaeng miyembro ay sapilitang naglilingkod umano sa relihiyosong lider. Paghahanda ng kanyang pagkain, paglilinis o paglalaba ng kanyang mga damit, pero pati pagpapaligo sa kanya at saka pagmamasahe sa kanya. At sila daw ay inuobligang magkaroon ng sexual relations kay Kibuloy. Samantala, tinutukoy ng kampo ni Kibuloy o ang hakbang ni Hontiveros bilang isang uri ng pandilinlang. Hinamo ni Attorney Ferdinand Topacio ang abogado ni Kibuloy, si Senator Hontiveros, na dalhin ang issue sa korte. Ang ginagawa ko ni Senator Risa Hontiveros ay isang panilin lang. Siya ay aking hinahamon. Kung tingin mo, matibay ang iyong mga testigo, makatotohanan ang sinasabi nila, bakit hindi mo dalhin sa hukuman kung saan patas ang laban may due process? Bakit gusto mo sa Senado ang paglilitis? Sapagkat sa Senado, lamang na lamang ka, agrabyado kami. Ito ay bahagi ng pattern ng manggigipit, manghahamas sa SMNI at sa mga kawangin nito sa Kingdom of Jesus Christ kay Pastor Kibuloy. Sos, narinig nyo yan mga kabunyog? Dehado raw sila sa Senado. Paano magiging dehado sa Senado? Ha? Dadalawa lang ang oposisyon dyan. Ha? Dadalawa lang si Hontiveros lang at saka si Pimentel. Ang karamihan ng senador, kakampi nyo.
Kakampi nyo si ano? Ha? Kakampi nyo. O, isa-isay natin. Si Bato, si Bongo, si Tolentino, si Robin Hood Padilla, si Amy Marcos, si yung mag-ina, si Cynthia Villar at Mark Villar, yung magkapatid, si Cayetanong Pia at si Alan Peter. O, lahat yan kakampi nyo eh. O, paano mo sinasabing ano, si Bong Revilla, si Lito Lapid, si Jingo Estrada, eh lahat yan sa inyo eh. Paano mo sinasabing dihado? Tapos sabi ni ano, kung may malinaw daw na ebidensya, matibay na ebidensya, dalhin daw sa korte. Eh bakit? May linaw nang ebidensya, may matibay na ebidensya sa US, hindi nyo naman hinaharap eh. Di ba? Nakita ko lang, sabi ko, ah, si Topacio pala ang abogado ni, ano, ni Kibuloy, patay. Patay. Nung labas nito, magtatago rin yata siya niyan. Diyan magaling si si Topacio eh, magpatago ng kliyente. Ha? Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Abangan na lang po natin ang susunod na mga kabanata nito. Alam nyo, pagbalik ng January, sa pagbalik ng sesyon ng Kongreso, kasama na ang Senado sa January, kung matutuloy itong investigasyon na to, maganda yan. Maganda yan. Alam nyo kung bakit maganda na sa Senado yan? Kasi kung sa korte yan, hindi naman natin malalaman. Kasi siyempre, nasa korte na yan, hindi naman natin makikita. Hindi naman live ang hearing sa korte. Ha? Hindi naman live yan. Pero kung sa Senado yan, live yan. Katulad ng ginawa kay ano, kay Senior Aguila. O yun, yun. Yun ang maganda doon, Topacio. Doon nyo ilabas para kita ng publiko. Kung magaling ka, di sagutin nyo yung nakikita ng publiko, yung napapanood natin. Yan ang maganda. Yan ang maganda sa Senate hearing eh. Senate investigation kaysa sa korte. Makikita ng tao kung anong nangyayari. Oh, kung anong mga akusasyon kay Kibuloy at anong depensa nyo, yun. Magandang makita ng taong bayan yun. Ha? Oh, inaakusa mo si Risa Hontiveros, walang mga testigo, walang ebidensya. Oh, diharapin nyo sa investigasyon. Ha? Iharapin nyo sa investigasyon ng Senado para makita ng taong bayan. Di ba? Ngayon, ha? Sasabihin mo, dehado kayo? Paano kayo naging dehado? Ang daming senador nakakampi nyo. Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw.